Makalipas lamang nga pong tanggalin ng Brooklyn Nets si Blake Griffin sa kanilang rotation ay naglabas na nga po ito ng pahayag patungkol sa kanilang kupunan. Aalis na nga ba siya o hindi? Yan nga ang unang sasagutin natin dito sa ating bagong video na susundan ko na rin ang epekto ng paglalarong muli ni Klay Thompson sa Golden State Warriors at ang balitang bibili nga daw po ng isang NBA team si Lebron James. Kaya kung solid J-Zone TV ka, tara, sabayan nyo ko! Hindi nga po naging maganda para kay Blake Griffin ang pagbubukas ng 2021 to 2022 NBA season kasunod ng pag-struggle nito sa mga laro ng Brooklyn Nets sa pag-average lamang niya ng 5.5 points at 4.9 rebounds. Sa katunayan, sa sobrang nga pong lamya ng kanyang performance ay napilitan pa nga po ang kanyang head coach na si Steve Nash na tanggalin siya sa kanilang rotation. Well, hindi na nga po nakapaglaro pa si Blake Griffin sa huling dalawang game ng Brooklyn Nets. Mas pinili na lamang nga po nilang ilagay sa kanilang starting lineup ang kanilang big man na si LaMarcus Aldridge. Sa makalipas lamang nga po ang ilang araw mula nang tanggalin si Blake Griffin sa rotation ng Nets, ay sa wakas nagsalita na nga po ito patungkol sa kanyang hinaharap ngayon. Ayon nga po sa kanya, tanggap naman nga po niya ang paglagay kay LaMarcus Aldridge sa kanilang starting lineup. Ang kinabigla lamang nga po niya ay ang hindi niya paglalaro sa kanilang mga nakalipas na laban. Pero wala rin naman nga po siya ditong magagawa kung iyon ang desisyon ng kanilang team. Well, kung inyo nga pong napansin, ganyan rin naman nga po ang naging trato kay Blake Griffin sa kanyang dating team na Detroit Pistons. Kaya marami na nga pong mga fans ang naghihinala na lilipat na siya ng ibang team. Ngunit imposible rin naman nga po itong mangyari dahil inamin rin naman nga po ni Steve Nash na ilalagay nilang muli si Blake Griffin sa kanilang rotation sa kanilang mga susunod na laro. Pumasok naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang nakapaglaro na nga po si Klay Thompson sa Santa Cruz Warriors. Matapos lamang nga pong maibalita noong nakaraang araw na inilagay nga po siya ng GSW sa kanilang G League team, ay nagsimula na nga po itong mag-practice ngayon. Sa katunayan, pinabayaan pa nga po nila si Klay Thompson na ilabas ang buong lakas nito sa paglalaro. At sa sobrang excitement nga po nito na maglaro ay ni hindi malangapon nga daw ito nagmintis ni isa sa kanyang unang 18 binitawang 3-pointers. Hindi na rin naman nga po ito makapaghintay na makabalik muli sa lineup ng Golden State Warriors. Kaya dyan pala nga po sa balitang yan ay masasabi na nga natin na malaki talaga ang may aambag nitong tulong sa kanilang kampanya. Maliban rin naman nga po sa kanyang itatalang malalaking puntos ay magbe-benefit rin naman nga po si Stephen Curry sa kanyang pagbabalik, lalo pat si Klay Thompson nga po ang magbibigay kay Curry ng space sa loob ng court upang makagawa ito ng mga buwelong tira. Malaki rin naman nga po ang inaasahan nila sa depensa nito dahil kung inyo nga pong matatandaan, si Klay Thompson nga po ang isa sa kanilang mga pinakamagagaling na perimeter defender noong hindi pa siya nagtatamo ng injury. Sa panghuling story naman, alam kong busy nga po si LeBron James sa kanyang team ngayon na Los Angeles Lakers, lalo pat kailangan nga po nilang makakuha pa ng mas maraming panalo upang makaangat sila sa standings ng Western Conference. Hindi naman nga po sila ganoon kalakas ang team, kaya nakafocus nga po ito sa pagpapaganda pa ng kanilang chemistry. Pero maliban nga po dyan na may iba pa rin naman nga po siyang pinagkakaabalahan ngayon, kagaya ng kanyang mga negosyo at investments. At base nga po sa huling inalabas na balita, balak na nga daw po ng kanyang sariling grupo na Fenway Sports Group na bumili ng isang NBA team sa mga susunod na taon pagkatapos makumpleto ang pagbili nila sa isang NHL team. Yes mga idol, hindi nga po kayo nagkakamali kanina. Pwede na nga daw pong magmay-ari si LeBron James ngayon ng isang prangkisa sa NBA kahit naglalaro pa siya dito bilang isang manlalaro ng Los Angeles Lakers. So, that's it mga idol ang ating unang balita at syempre latest video na ating pinagkwentuhan. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel. Mag-subscribe at syempre i-follow nyo na ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yan lang mga idol, shout out muna sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanuno dyan. Thanks for watching mga idol.